lalo na sa'yo, Sister Lon. Ano nga ba ang sabi na huwag tayong mamimili? Tunay na talaga na inaamin ko na ako isa, namimili din ako ba yung, lalo na yung nasasanay na tayo sa mga preach na panglaman, eh kung walang laman yung preach, parang naboboring. Pero tunay na hindi pala natin dapat talaga tanggihan ang mga yan dahil gagawin din sa atin kung anong gagawin natin sa ating kapwa. Totoo, dahil nga sinasadya daw yan na bigyan tayo ng ganong preacher dahil nga sinusubok pala tayo sa ating mga attitude kung magreklamo ba talaga. Dapat pala ang gagawin, manalangin at i-pray dahil hindi naman yan sinasadya na ganon siya. Ganyang attitude talaga niya yan at ganon siya mag-talk. Ganon. Hindi naman pala pare-pareho, katulad ng ating mga daliri, hindi pala pare-pareho ang laki. Kaya magsihingi ako ng sorry sa Panginoon na ganon ako nararamdaman ko, lalo na nasanay na ako sa preaching ng Pilipinas na talagang yung tagos sa puso. So, pero kung parang mabigla ako sa bagong preach na napakahina, dandahan lang. Pero kung isipin pala, salita ng Diyos pala yung dinadala niya, pero minsan tumitingin sa tao, kaya nagkakasala pala talaga ang tao. Kaya yun ang hinihingi ko kay Lord, na Lord, baguhin mo ako niya dahil talagang parang pariseo na rin ang naging attitude na ganun. Kaya yan lang mga kapatid, na sikapin talaga na baguhin. Sabi nga, totoo ng sinabi ng isang sister kanina na hindi naman ikaw ang magbago, kundi yung salita ng Diyos ang makapagbabago dahan-dahan sa ating mga puso. Kaya thank you Lord, yan lang sister ang aking mission. Thank you po, Sister Serena. Ang ganda na iyong mga sharing. Walang reklamo. Thank you, Lord. So, ngayon po, pangatlong share natin, si Sister Major Lariosa ng London Gospel Choir. Okay, so wala po Sister Lariosa. Hindi pa yata ready. So, Sister, tawagin po natin. Si Sister Sherin Aranas. Hello. Thank you, Sister Lori. Praise the Lord. Hallelujah. Sa akin naman po, answer ko, mapagpalanggapin po muna po lang sa ating lahat at sa inyo po, Brother Tandy. At sa lahat po ng mga preachers, especially po kay Brother Tansi, sa ating DIC. Sa akin naman po is keep going lang, keep moving, no matter what happened. May realization na kung palagi tayo nagkakamali at nagkakasala, i-relate ko yung sarili ko sa gospel katulad ni St. Jude. Kahit nagtaksil siya sa Panginoon, di siya tuluyang lumayo. Nilabanan pa rin niya yung kanyang sarili, na-realize niya yung kanyang pagkakamali. Itinapon niya yung pila na ipinalit niya para pagtaksilan ng Panginoon at pinatunayan niya na wala talagang halaga ang buhay kung wala ang Panginoon. Kaya siguro nagpakamatay po siya. At ako po, dumating din ako sa time ko na I feel weak, my spirit, but I keep fighting, keep going, keep moving. Dahil mawawala naman talaga lahat ng bagay. At wala po tayong mapangahawakan talaga sa mundong ito. Subalit, ang mananatili lang ay ang pangako ng Panginoon. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa paglilingkod, ano't ano man ang mangyari. Dahil wala talagang halaga ang buhay kung wala ang Panginoon. Walang halaga ang buhay kung hindi ko ito gagamitin para sa paglilingkod sa aking kapwa, lalo na po sa Diyos. Ang Panginoon nga, Diyos siya, pero pinakita niya yung walang sawang paglilingkod. Kaya sino ako para tumanggi, magreklamo, magdamdam? Malakas ako ngayon, normal. Saan ko ba ito gagamitin?
mas magiging kapaki-pakinabang ko yung buhay ko kung ito yung ibibigay ko sa paglilingkod. At ako po sa tuwing nakakaramdam po ako na parang tamad na tamad, walang gana, I feel nothing. Ang pinapanood ko po yung mga taong with disability na kahit hindi sila normal, hindi kompleto ang kanilang physical na katawan. Kaya nilang gawin yung hindi ko magawa pagamat normal ako, kompleto. Yun po yung nagiging inspirasyon ko sila. Nabubuhayan po ako doon ng loob. Lalakas uli ako at maipupush ko na yung sarili ko kung anong dapat kong gawin. Ilan po, God bless us all. Thank you. Thank you po, Sister Sherry. Sino ako upang magdamdam? Sino ako upang magreklamo? Ganda. So, salamat po, Sister Sherry. At ang ating pasusunod na Sherry ay si Sister Julie Lai. Sister Lori, huwag mo ko tawagin, Sister Lori. Isip ko. Pinagpalang gabi po sa inyong lahat, Sister Lori, Brother Darcy, Brother Nanding. Akin naman pong reflection ay sa katanungan ngayong gabi ng naayo po sa Ebanghelyo. Sa akin pong reflection ay dapat ko pong, ang modelo ko po ang ating Panginoon, makita po sa akin ang kanyang mga katangian at ako po inananalangin parati sa banal na Espiritu Santo every morning. Pagkagising ko pa lang po sa umaga, humihingi na po ako ng patnubay, nagpapasalamat at ako po ay every gising is a blessing. Makita po sa akin ang bunga ng Espiritu Santo sa akin pong pagkilos at mag at ang aking pong pananampalataya ay aking isinasabuhay, magbuhat po ng ako ay tawagin sa gawain ng Panginoon. Buhat po noong 1996, ako lang join. Ito po ako tinawag sa London. Kaya po, magbuhat po ng naging worker hanggang sa kasalukuyan sa pagpawa at habag po ng Panginoon. Sa kanya lang po ako umaasa, kaya iniiwasan ko po ang makasakit ng kapwa. Bagkos, minamahal ko po ang lahat, kahit po ako ay nasasaktan o sinasaktan, pinaiiyak. Sa Panginoon po ako, sa Blessed Sacrament ako nagsusumbong. Sa kanya po ako nananalangin tulad kahapon. Nagsimba po ako. Nandun lang po ako nakaupo sa Blessed Sacrament dahil naka-expose. Nakapagpahinga po ako doon nung magising ako. Lord, I'm sorry kasi naka-idlit po ako talaga sa napagod yata ako. Kaya purihin ng Diyos. Ako po ay patuloy na kahit hindi marunong magbigay ng reflection ay patuloy pong nakikinig at humihingi ng gabay sa ating Panginoon sa banal na Espiritu Santo na makapag-serve po sa aking kapwa, patuloy na gumawa ng kabutihan para po sa to glorify God, all for the glory of God. Iyon lamang po, maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all. Thank you po. Thank you, Pastor Julie. Ganda naman ang iyong pinatay. Okay, salamat po. At ang ating pong sunod na tatawagin ay si Sister Vicky Salonga. Okay, sunod po natin tatawagin si Sister Febulosan. Magandang gabi po sa ating lahat. My brother and sister, Sister Lori, ang ating DIC, welcome po ulit dito sa reflection. Sa aking reflection naman ito, mga kapatid, ay sa ating mga buhay, ano po ang isang bagay
na dapat natin gawin upang makilala ang lahat ng tao na tayo ay tunay nga na lingkod ng Diyos. Para sa akin refleksyon ito mga kapatid, paano nga nakikita ang Panginoong Jesus sa ating buhay ay sa lumang buhay ko ay nagpapasalamat ako, salita lang ng Diyos ang nagbigay kalakasan kung paano ako naging tunay, although nagkakasala pa or what, pero sa habag at awa ng Diyos, salita lang niya ang nakapagbigay ng pag-ano sa ating buhay. Kaya kung makikita sa ating buhay ang espiritu ng Panginoong Diyos ay nasa atin kung tayo ay para sa ganun makilala natin, makilala ang lahat ng tao kung sino tayo nung araw at ngayon ay talaga ang Panginoong Diyos ang sumasa atin. Kasi hindi naman natin magagawa na tayo ay magbagong instant kung hindi ang salita ng Diyos. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos dahil sa patuloy ko po na nakikinig ng salita ng Diyos simula po namin natawag. Kahit mga maraming persecution na dumadating, meron dyan maraming nag-aaskusa kung sino ako or what, pero nanatili ako sa salita ng Diyos na siya ang sinasabuhay ko. Dahil may pangako ng Diyos eh na ang lahat, heaven and earth will pass away, but my word never pass away. Yun, mga salita na yun, yun mga pinanghahawakan ko sa buhay ko dahil talaga lang ang salita niya ang nakapagbibigay ng kaliwanagan sa aking buhay, mga kapatid. Yan lang po ang aking may share ngayong gabi. Salamat, salamat, Sister Lori. Salamat po, Sister Fer, sa inyong sharing. At saka, doon po sa aking natawag kanina, babalikan ko pa rin po kayo sa ating buhay. Ang question po muli. Sa ating mga buhay, ano po ang isang bagay na dapat natin gawin upang makilala ng lahat ng tao na tayo ay tunay ng mga lingkod ng Diyos? Ang ating pong tatawagin ay si Sister Marjo Lariosa. Okay, we ready pa si Sister Larto. So, tawagan po natin ang isa sa council, si Sister Virgin Luna. Next pa, si Sister Rose Taja. Isang mapagpalang gabi po. Thank you, Sister Lori. Mapagpalang gabi sa ating lahat, Brother Nanding, at sa ating lahat po, mga kapatid. Ang reflection ay, ano ba yung tanong? Sorry po. Medyo na-lost ako. Siguro yung masasabi ko lang po, kung tayo ay magiging isa, ay magiging isang halimbawa kung paano po ang ating pinapakita sa ating kapwa tulad ni Jesus Christ na kahit siya po ay pinapersecute ay tayo rin po ay magiging patuloy na magiging mabuti sa ating kapwa. May din makikita po sa atin katulad ng Panginoong Jesus na nagbata at ganun din po ang lahat ng mga persecution sa kanya ay kanyang tinanggap. At bilang ako sa aking sarili po, ako rin po ay marami pong karanasan na sinasabi po natin sa ating mga expression that we cannot please everyone. So hindi po lahat ng akala natin kaibigan ay tunay. Subalit sa aking sarili po, ako ay alam ko po ang aking sarili, kung ano po ang aking intention sa taong iyon. Mabuti ang aking intention at kung siya man ay hindi maganda ang kanyang intention towards sa akin, ito po ay hindi po ako affected doon. I still give the best, the good attitude para po sa aking kapwa. Magiging tunay lang po ang aking papakita sa kanya tulad ng Panginoong Jesus na patuloy na gagawa ng kabutihan. Yun lamang po aking Mrs. Sharp. Thank you po, Sister Lori, and God bless us all. Thank you po, Sister Rose Taga, sa inyong sharing. Sa sunod pa natin tawagan, balikan natin Sister Marjo Lariosa. Thank you po.
Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, lalo-lalo na kay Yahweh Al-Shaddai. Pasensya po, hindi ko kagad na ano, tapos nawawala yung signal. Para sa akin po, yung sa ating buhay, ano po ang isang bagay na dapat natin gawin upang makilala ng lahat ng tao na tayo tunay na lingkod ng Diyos. Para sa akin po, hindi ko masasabing tunay na lingkod ako kung hindi ko kung hindi ko kalimutan ang aking sarili na bilang tao. Dahil ang tunay na lingkod, yung marunong magunawa, marunong makibagay sa hindi dapat, sa hindi bagay-bagay na tao. At para sa akin po, yung tunay na paglilingkod sa Panginoon, yung magpakumbaba po, yung buong-buo sa ating mga puso at lalo na sa ating isipan. Dahil ko ang mag-control sa atin, ang sarili po natin, wala po sa atin ang Panginoon. At para sa akin po, ang lahat ng aking pag-ating, para makilala po ang tunay na Diyos sa ating buhay, kalimutan po natin ang ating sarili. Ito natin ang ating isip sa ating Panginoon, sa aking paglilingkod, especially na lalo na sa Holy Eucharist, dahil po sa Holy Eucharist, doon ko nakikilala ang Panginoon. Sa aking paglilingkod, doon po ako nakatuon sa kanyang banal na Holy Eucharist, sa kanyang banal na dugo. Sa aking paglilingkod, kinakalimutan kong aking sarili. Pero hindi ko karapat-dapat na isang lingkod dahil isa akong makasalanan. Yun lang po at salamat sa gabing ito. Thank you. Thank you pa, Sister Marjo, sa inyo. Tawagin po naman natin si Sister Bilangano po siya. Praise the Lord. Mapagpalang gabi po, Sister Lori. Mapagpalang gabi po sa inyo lahat. At kay Brother, yung kanina po, hindi ko na, ano kung sino yung nag-talk kanina. So, salamat po sa Diyos. Sa ating, sa katanungan po natin ngayon, sa ating mga buhay, ano po ba ang isang bagay na dapat natin gawin upang makilala ng lahat ng tao na tayo tunay na mga lingkod ng Diyos? Praise the Lord. Napakaganda po ng katanungan. Para sa akin, only God knows po. Kasi ang Diyos lamang nakakaalam sa atin, loob at labas. Si Lord lang nakakaalam. Sa patuloy pong pakikinig ng kanyang banal po ng salita, nagsusumikap sa grasya po ng Diyos na makasunod at maisabuhay po ang mga salitang ating napapakinggan. At nawa po sa ating buhay, sa aking buhay, hindi po ako ang makita ng aking kapwa, kundi ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa tulong at grasya po niya. Yun lang po. Marami pong salamat. To God be the glory. Thank you po, Sister Lori. God bless po. Thank you po, Sister Bilan, sa inyo. Tawagin naman po natin si Sister Vicky Salonga. Hallelujah, hallelujah. Isang mapagpalang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat. At kay Brother Darcy, kay Brother Nanding, at sa inyong lahat, Sister Lori, ang aking reflection po sa sinasabing sa aking buhay, anong dapat kong gawin upang makilala ng lahat ng tao na ako ay tunay na lingkod ng Diyos. Una sa lahat, dahil alam ko na ako ay nilikang buwangis at katulad ng Panginoong Jesus. So, dapat lang na makita sa akin ang ugali ng ating Panginoon. Bagamat nagmimiti ako talaga, pero minsan nagkukulang pa rin, pero ang dapat pala ay tunay na hindi lang pakikinggan ang mga salitang naririnig natin na banal na salita ng Diyos, kundi ito'y maisabuhay natin at makita ang liwanag at ningning ng ating Panginoon sa atin. At ang lumang buhay ay dapat tinalikuran to na po. At talagang minimithi ko po. Ayaw ko pong sabihin nagsisika, pero ako po'y nagmimiti. I really desire na maging kawangis at katulad ni Jesus sa ugali, sa kababaang loob, at magkaroon din ako ng pusong mapagmahal sa aking kapwa at maging mapagpatawad at laging hihingi ng tawad. Alam kong
Nagkukulang din ako, nagkakasala, pero lagi kong hinihingi sa Diyos, sa ating Panginoon, na patawarin ako lagi sa mga kasalanan ko at maging katulad niya na tunay na mapagmahal at masunurin sa lahat ng mga ipinasusunod niya sa kanyang kalooban, sa kautusan niya, at sa anumang bagay na dapat kong gawin para maging karapat-dapat na lingkod ng ating Panginoong Hesus. Yun lang po. Salamat po. Magandang gabi po sa atin. Thank you po, Sister Vicky Salonga. At tatawagin naman po natin si Sister Hilda ng Norway. Praise God. Kapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ganun po sa ating Brother Darcy, Brother Jonas, at Brother Nanding. Napakaganda nga po ng katanungan, ano po ang isang bagay na dapat po natin gawin. Sa akin po, dito rin po sa gospel na nakita natin na binitray yung ating Panginoon at dininay po siya. Ngunit sa huling hantungan, sabi niya po, na nakabayog ba siya sa cross bago po siya naputo na lagutan ng hininga, sabi nga po niya, Father, forgive them for they do not know what they do. So, para po sa akin, para po tayo makilala bilang isang tunay na lingkod ng mga Diyos, marunong po tayo magpatawad. Yun lamang po, mga kapatid. Thank you po, Sister Hilda. Ayan. Okay, dago naman po tayo sa ating mga kaso ng elders. Huli, tawagin po natin si Sister Naida Amasta. Good evening po sa ating lahat. Sorry, I was late to come in. So, hindi ko masyadong naano. Pero, babasahin na lang natin yung ano ba yung question. Sa ating buhay, ano ang isang bagay na dapat nating gawin upang makilala ang lahat ng tao na tayo ay tunay na lingkod ng Diyos. So, para sa akin po, para makilala po ako na ako isang tunay na lingkod ng Panginoon ay yung kababaang loob. Dahil si Jesus, nakitaan siya ng kababaang loob since maraming mga taong kumutya sa kanya, nagpatiko sa kanya, pero pinakita pa rin niya yung kababaan ng loob. Sa aking buhay din po, marami din mga persecutions na nangyayari sa akin, but then ang ginagawa ko na lang ay ipagdasal yung mga tao na yon at gawin kung ano yung dapat tulungan ng mga taong nangangailangan. Yun lang po at maraming salamat and have a good evening sa ating lahat. God bless. Thank you po, Sister Naida, sa inyong sharing. Tawagin po natin, Sister Donna Martinez. Blessed evening po sa ating lahat. Blessed evening, Sister Lori, at sa lahat po ng preacher, but especially to Brother Darcy. Ang reflection ko po sa ating katanungan ngayon, paano po tayo makilala na magiging isang lingkod ng Diyos ay unang-una po, hingiin natin sa banal na Espiritu Santo na bigyan tayo ng kababaang loob upang makaramdam tayo ng pagmamahal sa ating kapwa. Kasi hindi natin kayang paglingkuran ng ating kapwa kung hindi sa tulong ng at sa gabay ng banal na Espiritu Santo. Katulad ng pinakita ng isang magandang halimbawa na pinakita ng Panginoong Hesus nung siya ay nasa lupa, yung hinugasan niya yung paa ng mga apostolis, at yun po yung tayo po na bilang isang mga tao na maglingkod tayo sa ating kapwa na walang kapalit at totoo na may pagmamahal. Kasi kung may totoo na may pagmamahal, magagawa po natin yun. Yung mapasinsya, yung mapag-unawa, tayo po ay magsisikap basta
lagi po natin hingiin sa Banal na Espiritu Santo na magagawa natin yon, dahil yung paglilingkod natin sa ating kapwa ay yan din ang paglilingkod natin sa Panginoon. At yun lang po, maraming salamat at God bless us all po sa ating lahat. Happy Easter! Thank you po! Thank you, Pastor Donna. Tawagin lang po natin ngayon ang ating mga teachers. Wala ba kundi si Brother Alvin Perez? Isang mapagpalang gabi po sa mga dear brothers and sisters of Pride, Brother Nati, Brother Darcy, Sister Lori, Council of Elders. Sa akin po, yung reflection ko po sa gabi ko, yung sa akin po, bilang ang lingkod niya ng ating Panginoon, ay yung tapat po ba talaga ang, yung maging tapat sa panawagan ng ating Panginoon, at sinisikap ko po yung umbang pagsubunod sa kanyang salita, hindi lamang sa pakikinig, kundi isagawa yung kanyang mga salita at yung kanyang mga kautusan, ay sinisikap ko po na magawa na naayon sa kanyang kalooban, at hinihiling ko lagi na ito'y kabayan ng Espiritong Banal na siya namang lagi nating kasakasama. Kaya alam ko na sa pagsunod natin na may even though na tayo ay sa papanahonan ngayon ay maraming mga trials, persecutions, and testings na nangyayari sa ating buhay, ay naroon niya yung iyong katapatan sa ating Panginoon upang makita ng lahat na bilang lingkod ay ikaw ay sinisikap mo na yung character traits ng ating Panginoon ay sinisikap mo may isang buhay. Yun lang po at God bless us all. Thank you po, Brother Nanti. Tawagin naman po natin Sister Bess Marasigan. Praise the Lord. Salamat, Sister Lori. Mapagpalang gabi po sa lahat, Brother Nanti at Brother Darcy. Sa ating pong mga buhay, ano pong isang bagay na dapat natin gawin? Ng lahat ng tao na tayo ay tunay na mga lingkod ng Diyos. So sa ating pong ebanghelyo, ito po ay patungkol kay Judas, ano? Na si Judas na isa sa alagad ng ating Panginoon, pero sa kabila ng pagiging alagad niya, ipinagkanulo niya ang ating Panginoon. Sa akin pong buhay bilang isang lingkod ng Diyos, nakakahiya po na sabihin ko na ako'y maging isang tawaging tunay na lingkod kung hindi naman makita sa aking sarili ang pagiging isang tunay na lingkod. Kasi ano po ba yung karakter ng tunay na lingkod? Karakter po kasi na isang tunay na lingkod nakikita sa ating mga gawa, sa ating salita, at sa ating mga ikinikilos. Alam niyo po, sa akin pong buhay bilang isang lingkod ng Diyos, isang karangalan sa akin na ako po ay tawaging isang lingkod ng Diyos. At naalaala ko po noong ako'y trainee pa, natunay pong ang napakarami pong mga persecution na naranasan ako bilang isang lingkod. Ang sabi pa nga ay trainee pa lang. Naging trainee lang, gano'n na yung mga pag-uugali. At noon pong ako ay tinawag na na napabilang po, salamat sa Panginoon, na bilang isang gospel sharer. Sa totoo lamang po, hindi ko maipagyabang na ako isang gospel sharer. Dahil natatakot po ako na baka yung aking ikinikilos, yung aking ginagawa, hindi angkop sa akin bilang isang gospel sharer. So akin pong pinangangalagaan ng aking panawagan bilang isang lingkod ng Diyos upang ako ay tawagin, dahil ang ibang tao lamang po ang nakakakita noon kung ako nga po ay isang tunay na lingkod. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sister Lori. At maraming salamat po sa lahat ng pagpalang gabi po. Thank you, Pastor Bess. At tawagin po natin ang ating the AC sa London, si Brother Jonas Gascon. Come on, Bina. Get inside.
Praise the Lord. Glory to God. Mapagpalang gabi, Sister Lori. Mapagpalang gabi, Brother Nanding, Brother Darcy, at sa lahat po. Ah, hindi lang po ako magbubukas ng video kasi nasa bed po ako. Kasi medyo may napulot ako doon sa pagpunta ko dyan sa London. Sabi ng kapatiran nga, na isang kapatiran na marami kasing taong lumapis yung Brad. Sabi ko, oh, normal yun. Baka nakahipo lang po ako ng plastic. Oh. Now, mga kapatid ko Kristo, ang gospel ngayon, ito'y pinapakita ng Panginoon patungkol po kung paano siya tinaksilan o inihudas ni Judas. Makikita din sa gospel na isang lingkod ng Panginoon na humihilig doon sa dibdib ng Panginoon. Walang iba kundi si John. Then, sinabi ng Panginoon na pinaka-keyverse natin doon sa verse 34-35 na mag-ibigan kayo tulad ng pagmamahal ko. Magmahal kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. At saka, para makilala ng lahat ng tao, makilala ng buong mundo na kayo'y aking tunay na mga lingkod. Dito naman sa ating katanungan, sa ating mga buhay, ano po ang isang bagay na dapat natin gawin? Kasi kung titingnan natin, ipinakita ng Diyos para dito sa mundong ito ma-differentiate ng taong makamundo, nakakaiba tayo sa kanila. Ano ba ang meron sa mundo? Diba? Ang meron sa mundo kasi itong pagmamahal, itong pag-ibig, ito hindi to bago. Mababasa natin sa Leviticus chapter 19 verse 18, sabi doon, huwag kang maghiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Then, sa key verse natin, sa verse 34, isang bagong utos na ibigay ko sa inyo ngayon, mag-ibigan kayo kung paano po kayong iniibig. Gayon naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo mag-ibigan, makilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Sa mundo, alam naman natin ang mundo ay nasa kadiliman, talamak. Sa mundo, anong meron na sa mundo? Diba? Sa mundo, nandoon yung pagkukunwari. Sa mundo, nandoon yung kasinungalingan, kataasan, kayabangan, yung favoritism, yung hindi nagre-respeto sa kapwa niya. Kasi nabi yung mag-ibigan kayo kasi ang isang bagay na dapat natin gawin upang makilala ng lahat ng tao na tayo na tunay na na lingkod ng Diyos, yung pagmamahal sa bawat isa, pag-ibig sa bawat isa. Yung pagsiyam, malawak kasi yung love, yung pag-ibig. Nandun yung pag-respeto mo. Amen. Diba? I-respeto mo yung kapwa mo, lalo na higit sa lahat, sa kapanahon na ito. Amen. Sa kaguluhan, sa buong mundo. Amen. Dapat hindi tayo makisali doon sa mga kilos doon, sa mga tao makamundo. Makilala tayo na tayo na yung mga lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahalan, nandun yung pag-respetuhan. Nandun yung walang pabor-pabor. Kasi, kung absent kasi ang love, nandun talaga yung panghudas, yung disrespect. Yes. Diba? Malawak kasi yung pagmamahal, lalo na alam naman natin sa pandemyang ito, marami talagang nangyayari dahil sa pandemyang ito kasi nasa end times na po tayo eh. Kaya, na makikita mo, marami yung dito sa pandemyang ito, dito ni parang lumulutang talaga kung sino ang totoo sa'yo, sino ang kaibigan mo. Pero hindi yun, kahit nagbabago yung kaibigan mo, patuloy mo pa rin mahalin. Hindi mo maipakita sa kanya, dalhin mo rin sa panalangin kasi wala namang mahirap sa panalangin, aabutin pa rin sila ng Panginoon. Kaya kapatid, isang bagay na makilala po tayo na tayo tunay na lingkod. Kailangan mag-present sa bawat isa sa atin yung pagmamahalan sa bawat isa. Hindi yung i-disrespect mo yung isa lalo na ngayon. Sa nagkagulo tayo eh dahil sa politics na ito. Pero kaya nga merong butas yun. Kasi irespeto mo yung karapatan ng iyong kapwa. Bakit nagaganon? Dahil walang pagtunay na pagmamahal. Maraming salamat po. And God bless us all. Thank you po, Brother Jonas. At ngayon naman po, tawagin po natin ang ating DIC dito din sa UK. Wala rin ba kundi si Brother Dasik? Kaba? Praise God, hallelujah. Maraming salamat, Sister Lori.
Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid ko kay Kristo, sa ating mga magandang council members, sa ating mga kapatid-disciple preachers, Brother Nanding, Brother Jonas, Brother Alvin, Brother Dado, Brother Aris nasa Pinas po. At sa ating mga magandang gospel sharers, at of course kasama din yung ating mga pogi na gospel sharers, ano? Ating lahat na meron tayong 33 participants. Sa pagpalang gabi, I'm so blessed na naka-join ngayon sa inyo sa ating Bible Reflection every Tuesday. Bago ako magbigay ng reflection, gusto ko munang imbitahan ang lahat, no, na tayo ay magsama-sama bukas sa Lenten Reflection na gagawin ni Father Eden na mag-host tayong Sweden. In-invite tayong lahat na tayo ay mag-join sa Lenten Reflection na mag-start ng alas 5 ng hapon, 5 p.m. UK time. And then sa Friday, meron tayong 7 last words. Kasi ang ating European Committee ay hindi nagkaroon ng pag-organize ng ating 7 last words. Like last year, diba, nagkaroon tayo ng 7 last words ng Europe. Kasi ang US, Canada, nagkaroon sila ng 7 last words this coming Friday. So I decided na tayong buong UK plus Scandinavian countries of Norway and Sweden na magkaroon ng 7 last words. At ang ating mga disciple ng UK North at UK South ay binigyan ko na ng mga assignment para doon sa 10 minutes reflection ng bawat words na binitiwan ng Jesus doon sa 7 last words. So we will start at 5 p.m. this coming Friday. Alam ko naman na dito sa buong UK ay declared as holiday ang Friday, Good Friday. Sa Italy kasi hindi holiday ang Good Friday. So we are so blessed na tayo ay magkakaroon ng chance na magkaroon tayo ng ating 7 last words. And I invite everyone to join and to participate. No? Holiday pa rin sa Friday. Mag-encourage po tayo na mag- So walang invite tayo na mag-join ng lahat. Hallelujah. So we will start at 5 p.m. Yes. To 9:30 p.m. on Friday. And on Saturday, yung Saturday, Bible reflection, 2 minutes. Meron kaming gagawing gawain through Zoom kasi wala din kaming venue dito sa gawain Saturday. So, mag-join din tayong lahat dahil ang alam ko wala din gawain diyan sa London. Kaya sumasama din tayo ng Saturday sa ating gawain through Zoom. And then Sunday, sama-sama ulit tayo para sa ating SPW formation, Easter Sunday Service Volunteer Workers formation. So yan po yung ating mga schedule ngayong darating na mga araw. So I hope and pray na tayo ay magsasama-sama starting Wednesday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay, with regard to our gospel, ito pong ating gospel, isang palaala sa ating lahat bilang mga lingkod ng Diyos. No? Kasi ang pinakang keyword dito eh, yung sinabi ni Jesus na, one of you will betray me. Yan. Si Jesus kasama mga alagad at sila ay kumakain. At sa pangyayaring yon, alam na ni Jesus kung ano yung mangyayari. At ang nagpanulo sa kanya ay hindi naman malayo sa kanya. Tandaan natin mga kapatid, na walang magbe-betray sa atin na hindi natin close friends, hindi natin kasama. Hindi tayo be-betray ng mga taong hindi natin kasama. Kaya iyan ang pinakamasakit na experience ng isang lingkod ng Diyos na magbe-betray sa kanya ay kapwa din niya lingkod na nangyari sa buhay ni Jesus. So anong ibig sabihin nito sa ating buhay? Kung ating i-relate yung ating katanungan ngayon, na isang bagay na dapat nating gawin upang makilala ng lahat na tayo tunay ng mga lingkod ng Diyos. So, minention ni Brother Jonas yung love. Totoo yun, no? Pero ang nakikita ko rito, yung konteksto ng ating ebanghelyo, ang isang bagay na dapat nating gawin upang makilala tayo na tunay ng lingkod ng Diyos ay maging totoo tayo. Amen. Kailangan maging totoo tayo sa ating sarili. Amen. No? Be true to yourself. Kasi sa pagkakataong yun, ang hindi totoo doon ay si Judas. Sapagkat natanim na sa isip niya, itinanim na ni Satan, itinanim sa isip ni Judas kung anong gagawin.
ano ang dahilan? Isa lang ang dahilan. Si Judas ay masyadong nasilaw sa tawag ng pera. Kaya nga pinagpalit niya si Jesus sa pamagitan ng 30 salapin bilang. Nagkaroon siya ng masyadong pagkagahaman sa isang bagay na kung saan ito yung sumira sa kanyang paglilingkod bilang kasama ni Jesus. Kaya sa akin, bilang lingkod ng Diyos, sinisikap ko maging totoo, no? Na tayo ay maging totoo sa ating ginagawa, sa ating sinasabi, sa ating pinakikita, no? Kasi unang-una, ang Diyos ang nakakaalam ng totoo sa iyo at sa akin kung anong ating intention, kung anong ating motibo. Is it pure? Is it clean motives? Yung bang ating motibo, yung bang ating intention ay totoo sa ating ginagawa bilang mga lingkod ng Diyos. Unlike Judas, na alam natin kung anong kanya naging buhay. Well, si Peter, nung una, alam natin, dininay niya si Jesus. Pero nagbalik loob siya kay Jesus. Unlike Judas, na hindi na talaga bumalik kay Jesus. So, ibig sabihin, may mga pagkakataon na nagkakamali tayo. May mga pagkakataon na tayo ay hindi nagkakaroon ng tamang desisyon. Pero at the end of the day, nandun lagi yung conviction na kung nagkamali man ay itama, no? Kung may mga bagay na alam mong nagawa mo na hindi tama, itama mo pa rin. Katulad ni Peter. So, maging totoo tayo sa ating sarili, sa ating kapwa, lalo-lalo na sa Diyos. Dahil tayo ay kanyang mga lingkod. So, yan po ang pwede kong ibahagi ngayon sa ating lahat. At muli, maraming salamat at mapagpalang gabi. Thank you po, Brother Darcy, sa inyong beautiful sharing. At ibalik na po natin sa ating facilitator, Brother Nading, back to you po. Thank you po, and God bless us all. Salamat po sa lahat ng mga nag-share. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po, Brother Darcy, at sa mga nagbigay ng inspiration sa ating guiding question. So, tama po na kuminsan, ang mga lingkod ng Diyos tulad ni Judas, ano, na kung saan dumating sa punto na pira ang kanyang kinabagsak. Kaya dapat talaga maging maingat tayo na huwag tayo matulad kay Judas, sapagkat kung tayo ay minsan may mga pangangailangan sa buhay, ano, minsan sobrang pangangailangan yun, dahil sa pira dumidistansya tayo sa Panginoon. Kaya sana huwag tayo matulad kay Judas, huwag nating tularan si Judas. Na kung saan si Judas po, nung time na ginawa niya yon, alam niyo po, doon niya na-realize na mas malaki pala yung nawala sa kanya. Ano po? Na kung saan ipinagpalit niya ang ating Panginoon sa 30 pirasong pilak. So, dumating po sa punto na si Judas ay nakonsensya, ano, talaga naman grabe yung kanyang pagsisisi, kaya nga binalik niya yung pera. At sa kanyang nagawang kasalanan, yun ang nag-udyok sa kanya na magpatiwakal. So, huwag naman sana natin gayahin si Judas na magpatiwakal tayo. So, mga kapatid, kung mapapansin po natin, yun ang sinabi ni Brother Darcy na yung pinakamasakit na sa parte ng buhay ng isang tao na maranasan natin na ipagkanulo tayo ng isang tao pinagkakatiwalaan natin, lalo na pag malapit na malapit sa puto natin, ano? So, yun ang pinakamasakit na parte. Kaya nga, bilang mga tinawag ng Diyos na maging lingkod, sabi nga dito sa ating question na ito, para sa ating buhay, ano ang dapat, ano ang isang bagay na dapat nating gawin upang makilala ang lahat at
ang tao na tayo'y tunay na mga lingkod ng Diyos. Yun nga po na dapat kailangan po natin na magtiwala tayo sa ating Panginoon. Ano? Kaya nga yung aking pong tema, yung pinamagatan ko po, don't trust anybody except God. Magtiwala. Huwag tayo magtiwala kahit kanino, maliban sa Diyos lang. Bakit po? Alam niyo po, ang Diyos lang ang nagtiwala ng lubos sa akin. Ano? Kaya kailangan bilang mga lingkod, huwag, sa Diyos lang tayo magtiwala. Kasi nasa Bible naman po yun, nasa kasulatan naman yun eh. Nasa Ecclesiastes chapter 13 verse 8, huwag kang labis magtiwala kanino man, sabi po din sa Sirat. Totoo po yan. Chapter 13 verse 8, huwag kang labis magtiwala kanino man, nang huwag kang mapahiya dahil sa iyong katangahan. Kita niyo po, katangahan pala yung nagtitiwala tayo sa ibang sa ating kapwa. Kaya sabi nga dito sa Mikas 7 verse 5 to verse 7, huwag kang magtitiwala sa iyong kapwa o sa iyong kaibigan. Huwag mong isisiwalat ang iyong lihim kahit na sa iyong kabiyak ng dibdib. Kita mo, kahit pala sa asawa mo. Ano? Huwag kang magtiwala, sabi dito. Biblical po ito. Sabi dito sa verse 6, lalapas tanganin ng anak na lalaki ang kanyang ama at lalabanan ng anak na babae ang kanyang ina. Aawayin ng managunugang na babae ang kanyang binang babae. Ano pat ang away ng isang tao ang kanyang mismong kasambahay. Ngunit sa ganang akin, kay Yahweh ako mananalig, ihintayin ko ang Diyos na magliligtas sa akin, ako'y kanyang diringgin. Eh, napakahalaga sa buhay ng tao na yung para tayo ay makilala ng lahat ng tao na tayo tunay ng mga lingkod ng Diyos. Ano po sabi sa verse, sa John chapter 8, verse 31. If you abide in my word, you are my disciple. Ano po? Nasabi nga dito, kung patuloy kayong susunod sa aking mga aral, tunay nga kayo'y mga alagad po. Yung aral ng Panginoon, yung itinuro sa atin ng Panginoon, na punong-puno ng pagmamahal, kung tayo naglilingkod, may kalakip na pagmamahal. Kahit mahirap, laging may kalakip na pagmamahal. Amen. Ano po? Kahit na tayo ay inumura na, kahit na tayo pinagwiwikaan na ng hindi maganda, mahalin pa rin natin siya. Mahalin pa rin natin ang mga taong ito. Ano? Yun ang doon tayo makikilala na tayo'y mga alagad ng Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians chapter 4 verse 16, kaya sinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ang mga halimbawa. O, yung bang sabi sa 1 Corinthians chapter 4 verse 16. Kaya't isinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ang mga halimbawa. Kaya yung iniwanan ng Panginoon na magandang halimbawa, na yun sinabi nga na pati yung paan ng kanyang mga lingkod ay inugasan sa nagpapakita sa atin na talagang kahit na siya ay ang Panginoon, talagang ibinaba niya ang kanyang sarili na kung saan binigyan tayo ng magandang halimbawa na dapat itularan na yung paan ng kanyang mga alagad, ano, inugasan. Alam niyo naman yung paa, marumi yan eh. Pero hindi tinignan ng Panginoon yung karumihan ng ating paa. Sapagkat nais ng Panginoon na ipadama ang tunay na pahulugan ng paglilingkod. Yung gawain ng tunay na naglilingkod sa Diyos. Kaya nawa, ito ang maghari sa ating mga buhay na sa panahon ngayon. Sana kung anuman ang mga bagay na naghihadlang sa ating mga buhay paglilingkod, nawa, ito ay maalis at manumbalik. Kung iba mayroon man tayo mga hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaintindihan sa anumang dahilan, nawa, ito ang panahon na tayo ay magmahalan, na tayo ay magpatawaran, na tayo ay magkaisa sa isang layunin na ang Diyos ay maparangalan sa pamamagitan ng pagkatawag niya sa bawat isa sa atin. Sa gabing ito, namnamin natin ang awitin, ang mensahe ng awitin ito, tanging pagmamahal.
Praise God. Salamat. Thank you. Salamat na kahit nandito tayo sa aking charity work, ay binigyan pa rin tayo ni Lord ng pagkakataon para makapakinig at makapagbahagi, makajoin. Salamat sa Diyos. Ang katanungan, sabi nga po sa ating mga buhay, paano po na sa ating mga buhay, ano po ang isang bagay na dapat nating gawin upang makilala ng lahat ng tao na tayo yung mga tunay na lingkod ng Diyos. Nasa labas po tayo kasi malakas ang TV ng ating mga pinaglilingkuran, si Peanut at si Star. So, ngayon po, tama po ito ang katanungan. Dahil bilang mga lingkod tayo ng Diyos, nakakapakinig ng kanyang banal na salita. Totoo po, salamat sa Diyos, napakaganda po ng mga sharing. Nawa po ito ay makakatulong din po sa mga kapatiran natin na hindi po naka-join sa Zoom. Kaya ito po ang dahilan kaya nire-record po natin ito. Para sila rin po ay magkaroon din po sila ng pagnilay-nilay sa gospel po, sa Bible reflection po sa gabi pong ito, London chapter. Tuesday po ngayon. Salamat sa Diyos. At yun nga po, magagawa po natin ang mabubuting bagay kung kasama po natin ang Banal na Espiritu, dahil ang Banal na Espiritu po ang nagbibigay sa atin. Siya po lamang ang tutulong sa atin. Kaya nawa po, marami po tayong natutunan at yung ating natutunan po ay maisabuhay po natin ito at hindi po sa ating sarili, hindi po tayo ang maparangalan kundi ang laging maitaas ay ang ating Diyos na buhay na si Yahweh Shaddai, ating Panginoong Hesus at ang Banal na Espiritu Santo na siyang tumutulong po sa akin at sa atin at humuhubog po sa atin. At idadagdag ko lang po, sa lumang buhay po natin, tayo ay pumapatol po sa mga taong naninira sa atin. Subalit ngayon na nakikinig na po tayo sa salita ng Diyos, hindi na po natin yun pinapatulan, kundi pinapasadyos na lang po natin. At ang laging ilagay po natin sa ating puso ay ang mga salita ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, respeto sa ating kapwa, at pagmamahal sa ating kapwa na nagmumula po sa ating Panginoon ang pagmamahal at pagrespeto. Kasi nga po, kung may pagmamahal po tayo sa ating kapwa, nandun po yung ating pagrerespeto, di po ba? So, yun po, maraming salamat po. At huwag po nating pansinin yung mga negatibong naririnig natin sa paligid. Alam po ng Diyos kung anong nasa isip at puso natin. Especially po sa aking mga mahal sa buhay, extended family po dyan sa Kanmaniko. Dalangin ko po sa Panginoon na kayo po ay magmahalan dyan. At huwag niyo pong pansinin, ayaw niyo tagda kung unsa man ang inyong mga chismis na nadungog diha sa paligid, ayaw jud ninyo dagda kay kana mga pagsuway ra na ni Satanas. Kung naata sa Ginoo, ang Ginoo ang maga panalipod kanato, magagabay kanato. So kaning mga pagsuway na inyong giagian diha sa Sunokan Maniko, huwag kayong gumibaap sa Panginoon. Sister Conception, Brother Saturnino, huwag kayong gumibaap dahil ito may blessing na kapalit ang Panginoon. Patuloy lang kayo. Nakita ni Lord, nakita niya sa Ginoo kung unsa ang inyong pagsusumikap. Una-una,
wala ay perpektong tao diri sa kalibutan. Kitang tanan makasalanan. Hindi. Wala mo ari ang Ginoo, wala mo ari si Kristo sa kalibutan para sa mga perpektong tao, kundi ni ari ang Ginoo, ni ari si Kristo sa kalibutan para sa mga makasalanan aron kita maluwas. Kitang tanan makasalanan, kaya kita angay aluwason sa Ginoo. So padayon kamo diha, Sister Conception, Brother Saturnino, at Dong Jason, padayon kamo diha ug ang kong pamilya, Sister Banji Tirol. Padayon mo, manghinaot ko nga matugkad ninyo ang pulong sa Ginoo, matugkad ninyo ang panawagan sa Ginoo. Sa akong tibuok pamilya, idinadalangin ko sa Panginoon na nawa kilalanin, nawa kayo ay abutin ng Diyos, habag ng Diyos, at makilala din po ninyo, makailam mo sa Ginoo sa malalim na kaparaanan. Kay ingon man ang Ginoo, pangita ako o siya ay atong makit-an, pinaagi sa anong paraan, pinaagi sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Manghinaot ko nga tagaan mo ni Lord diha og wifi para makapamati mo sa mga pulong sa Ginoo, labi na sa Delta Broadcasting System og sa mga humili ni Father Ubod. Salamat nay og kay Father Darwin nga si nanay padayon nga namati. So nay, padayon ka diha sa imong misyon diha sa Bulacan. Adyaw jud kalimot nay magrosaryo kada gabi eh. O bisag unsang orasan nay, basta sa tan-aw nimo nga bakante ka, wa man kay buhaton diha. Hala, pagsigilag ampo diha nay, iampo nimo kaming imong mga anak, iampo nimo ang imong mga apo nay. Kay kani kay kinahangan jud mig pagampo nay. Ayaw na pagbuhat diha, naaman sila Linda, naa sila Ane, Aling, na sila ay ipanalangin, nga panalangi, pagpalain sila ni Lord, nga maoy mo supply sa imong mga pagkaon diha. Og akong giampo sa Ginoo, nga ang imong mga medisina ay tangtango na ni Lord, kay ibalik na ni Lord sa imuha nay. Ibalik na ni Lord sa imuha ang kanang unti-unti na ang imong mga organs, back to normal na. Dahil ikaw ay lingkod ng Diyos, di ba nay? Ang imong ikaduhang kinabuhi nga gihatag ni Lord ay imo nang ialay sa Ginoo. Nang sa gayon, maakay ang atong tibuok pamilya, imong tanang mga anak, imong tanang mga in-laws, mga daughter-in-law, mga son-in-law, iampo og tanan-tanang mga apo nay, Sister Irene Galyogo. Pagpalain tayo ni Lord, Sister Giselle Galyogo, ang imong pamilya, padayon imong iampo. Padayo giampo. O ang tibok pamilya ni Brother Johannes Galyogo, Arlinda Galyogo, ang inyong mga pamilya. Ang akong giampo sa Ginoo, Sister Evangeline Tirol, inyong pamilya. Panalanginan sa Ginoo, o muduot ang tanan sa Ginoo. Kaya wa dyan mo tayo laing duuan, dyan mo tayo laing sagligan, kundi ang Diyos na si Yahweh Shaddai lamang. Si Lord lang ang naghahatag na to, o kinabuhi, o sa tanan-tanan. So sa tanan nga namati karon kini ning atong video, panalanginan kamong tanan sa Ginoo around the world. Pagpalain po kayong lahat, saksak sinagol, Bisaya, Tagalog, at i-bless po tayong lahat sa pangalan ni Jesus. Sige po, at may mission pa po kami ni Lord. Padayon niyo po kaming iampo kay ni ami diri sa mission, bisag gabi ina, kay mao man ning panawagan ni Lord nga di na to tanggihan ang panawagan niya. So to God be the glory, ni ako sa gawas, Lord. Salamat. Thank you, Lord. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen.